Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe po ninyo sa ngayon. We have the Blue Star. Ay, sorry po. Nagalaw. Follow the light of your inner compass, the blue star. It will lead you to the truth that resides within your soul. So, napakaganda nito. You're divinely guided, Gemini. Inaanyayahan kayo dito na sundin ninyo yung liwanag ng inyong inner voice, ng inyong inner compass, no? At yun ang magtuturo sa inyo kung saan kayo dapat pumunta. Yun ang magtuturo sa iyo kung saan, no? Yung ikakasaya ninyo, kung saan yung best para sa inyo, okay? So, what else? We have guidance. Holy moly, speaking of guidance, ito nga. Divinely guided talaga kayo, Gemini. You are so blessed. Napakaswerte ninyo. There is definitely divine guidance, no, na pinapadala sa inyo ang universe. Maaring ito ay dinadasal ninyo, hinihingi ninyo, nagabayan kayo, or maaring meron kayong sitwasyon, no, sa buhay wherein kailangan ninyo talaga ng gabay. You are so blessed dahil hindi kayo pinapabayaan ng divine universe, hindi kayo pinapabayaan ng yung spirit team, at laging nandiyan, no, yung mga angels ninyo, yung mga spirit guides ninyo, ang divine universe laging nandiyan para ilawan, para i-illuminate ka, para bigyan ng liwanag, no, ang daan na dapat ninyong puntahan, no? You are divinely guided. What else? You have communicate. Things left unsaid will never reach the shore, di ba? Kaya kailangan talaga na magsalita kayo, mag-i-express ninyo kung ano yung nasa isip ninyo, ano yung nararamdaman ninyo, ano ang nasa dibdib ninyo, okay? So, communication is key, di ba? To success. Kaya kahit anong ba man ang sitwasyon ninyo, anong klaseng transaction man, negotiation, or kung ano ba man, even relationships, no? Kung walang open communication, wala ding mangyayari, diba? Kasi hindi mo ma-express kung ano dapat mong ma-express, hindi na maiintindihan ng person ninyo, hindi maiintindihan ng transaction ninyo, kung ano yung nasa inyong kung ano nasa isip ninyo, kung ano nasa dibdib ninyo. Kaya communication is very important at this time, Gemini. This is what is being asked of you in your situation sa ngayon. Take the helm, be in control of your own ship, okay? Kayo yung magiging kumbaga director din ng sarili ninyong pelikula, something like that, no? Parang ganun yun. Kaya be in charge of your own life sa ngayon. Don't allow other people na to dictate what you need to do. Don't allow other people na to run your life. No, it is your life. You run your life. Okay? Kasi maaaring you're allowing other people to, ano, to say, no, or to tell you what to do, no, or maaaring ibang tao yung nagdedesisyon para sa iyo, no, maaaring ganun ang ganap dito. But ang advice sa inyo ng universe sa ngayon, take the helm. Okay? Be in control of your own ship. What else? We have advancement. A strong energy is propelling you forward. Follow the steerings of your heart. Ayan, sundan ninyo or sundin ninyo kung ano yung bulong ng puso ninyo. Meron ng strong energy na nagpo-push sa inyo. That is the divine guidance sa inyo. Binubulungan na kayo ng universe kung ano yung dapat ninyong gawin. Ano yung dapat na direksyon na tatahakin ninyo sa ngayon. So, sundin ninyo kung ano yung gabay sa inyo. Okay? Follow your heart. Follow your intuition. Creation. Being creative is a wonderful way of witnessing the unfolding of your limitless creative soul. So, siguro mag-ano kayo ngayon, no? Mag-gagawa kayo ng something. You're going to create something new sa buhay ninyo. Maybe you're going to open up yourself or welcome yourself for a new endeavor, a new venture, a new job, a new career, anything new.
anything nyo na maybe related sa inyong creativity, no? Posibleng ganun ang ganap. Ascension, your soul is evolving to higher states of consciousness. You are ready for this. So, most likely, no, Gemini, and ang iba sa inyo dito is spiritually awakened, no? Maaring nasa spiritual awakening, ang iba sa inyo dito, you are threading towards your spiritual journey, no, at this time. So, maaaring ganun ang situation dito. At nakahanda na kayo para dyan, no? Nakahanda na kayo para dyan. Fruition, napakaganda nito. Rest assured, your dreams and visions will come to fruition. Napakagandang promise ito para sa inyo. You really have nothing to worry about. You really have nothing to fear. Rest assured, no? Kalma lang. Kalma lang. Huwag kayong masyadong, huwag na kayong mag-worry. Huwag na kayong matakot. Huwag na kayong mag, walang dapat na ipag-alala, no? Dahil yung may promise dito na yung mga pangarap ninyo, yung mga vision ninyo for yourself ay mangyayari at mangyayari, no? It's not maybe on the timeline or sa panahon na gusto ninyong mangyari ito o dumating sa buhay ninyo, but there is a promise, di ba? Sabi dito, rest assured. So, this is a promise sa inyo, Gemini, na kung ano man ang pangarap ninyo, ano man yung vision ninyo, that will come to fruition, that will manifest in your life. You just don't know when, but when divine timing comes, dadating at dadating yan. Okay? So, good luck, Gemini, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo. Una message ninyo is rescue, help others in need, or ask for assistance when you need it. Okay? Always remember, Libra, that whenever we need help, no? Help is always available to us. Okay? Kaya huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong. Make sure lang, no, na yung hihingian na ninyo ng tulong, you know na yan ay talagang tutulong sa inyo, no? In any way, in any form. Okay? Maybe yung iba sa inyo is in need of help sa ngayon, or posible din na merong mga taong nangangailangan ng inyong tulong. So, posibleng meron din lalapit sa inyo para humingi ng assistance, ng kahit anumang klaseng assistance. Okay? So, truth, see your light, know your power, have the courage to walk your truth. Okay? Maging matapang kayo na gamitin ninyo ang inyong kapangyarihan, no? Because you have the power, no? You have the power to do whatever it is that you want to do. Whatever it is that you set your mind to, lalahanin ninyo na meron kayong skills, talents, and gifts para ma-carry out yan, para matupad ninyo ang inyong pangarap, para matupad ninyo kung ano man ang inyong mga dreams, okay, sa buhay. So we have listened. The secrets of the sea become apparent when we listen to the sound within the shells. Ayan. So, listen to the truth of your heart. Listen to the bulong ng inyong puso. Listen to your intuition. Okay? Yun ang mga napipick up ko dito for you, Libra. No? So, maaaring maybe you are asking for help ngayon sa Divine Universe, sa inyong spirit team. Maybe you're asking for guidance, for enlightenment, for illumination, something like that. Okay? Or maaari din ang iba sa inyo is need to listen, no, to other people as well. No? So maaaring ganun ang ganap. Self-care, drowning doesn't always require water. Ayan, so self-care, kailangan ninyo dito na naalagaan ang inyong sarili, Libra. Wake up, no? Wake up. Dahil maaaring ang iba sa inyo dito ay
nangangailangan na ng pag-aalaga no, sa inyong sarili, pag-aalaga sa inyong katawan. Maybe this is listening, no? You listen na to. This could be listening to the wisdom of your body. Kasi maaaring ang iba sa inyo meron ng nararamdaman hindi maganda sa inyong katawan. Maaaring meron na kayong nararamdaman pananakit, no? Ng kahit anong parte ng inyong katawan. And maybe ini-ignore nyo lang yan, no? So ngayon, it feels like to me na you need to listen to the wisdom of your body because your body is giving you a signal already na you need to take care of yourself. You need to look after your health, your well-being na at this time, Libra, no? So this could be, panggising na sa inyo, alright? So what else? We have vibration. Your vibration is being raised to higher levels. You are connected to cosmic intelligence. This is really beautiful. You are high vibe sa ngayon. So when you are high vibe, no, na malakas or napaka lakas ng tawag dito yung connection niyo sa divine universe. When your vibration is high, yung parang yung veil between you and the spirit realm, no, is very thin. So parang ang lakas-lakas ninyo, no, sa divine universe, ang lakas-lakas ninyo sa inyong spirit team, yung parang ganon, na you have a deeper understanding, awareness, and yung relationship ninyo with the universe, a relationship ninyo with the rest of your spirit team ay parang napaka close, no, something like that. So what else? We have freedom, follow your heart, and nurture your soul with love, freedom to grow. Ayan, so may invitation sa inyo dito, Libra, no? Na maging malaya kayong sundin ang puso ninyo. Sundin kung ano yung bulong ng puso ninyo. Sundin ninyo, gawin ninyo kung ano yung magpapasaya sa inyo, no? Sa buhay ninyo, sa puso ninyo. We have choice. By staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. So, most likely, no, meron kayong importanteng choices na pinagpipilian sa ngayon. Maaaring meron kayong important choice na kailangan gawin sa ngayon, no? So, maaaring ganun ang sitwasyon dito. So, there could be an important decision na kailangan ninyong pagmuni-munihan, kailangan ninyong piliin sa ngayon or gawin, okay? Abundance, holy moly, when your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. Napakaganda, Libra, napakaganda ng inyong puso, napakabusilak, no, ng inyong puso. Kasi when your intention is to help other people, when you have that purest of intentions, no, to help other people, to make other people happy, na alam mo yun, yung hindi rin naman makukompromise yung inyong sarili din kaligayahan, something like that. You know, nag-a-attract kayo ng more blessings, no? Nag-a-attract kayo or nagbubukas kayo ng pinto of more abundance, prosperity, and more blessings into your life. Bibigyan kayo ng pagkakataon, bibigyan kayo ng mas maraming biyaya ng universe para nang sa gayon kayo ay makatulong talaga, para kayo ay makapag-provide, no, sa mga tao na nasa paligid ninyo, mga mahal ninyo sa buhay, at sa mga taong nangangailangan ng inyong tulong, no? So the abundance of the universe coming your way, no? Sa ngayon, maaaring mas maraming financial opportunities ang parating sa inyo, financial blessings, or anong paman, kahit ano paman na kailangan ninyo, that's gonna come in abundance, no? Para nang hindi lang yan good enough para sa inyo, hindi lang enough para sa mga mahalin nyo sa buhay, but you would have more than enough para din na makatulong ka din sa iba. So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius po, ano mensahe po ninyo ay patience. Ayan. So, you may need to practice more patience at this time, Aquarius. No? Sabi dito, the tide will come. Will come in when it's ready. Kaya
kung dadating at dadating, mangyayari at mangyayari ang isang bagay or kung ano man ang hinihintay ninyo when it's ready, when divine timing comes. Kasi everything happens in divine timing, diba? Everything happens in divine order. Kaya kahit ano man ang pilit natin, kahit anong insist natin, kahit anong gawin nating pagpipilit, pagpupumilit, if, you know, something is meant, is not meant to happen, talagang hindi yun mangyayari, di ba? Kaya sometimes, kailangan natin na magpasensya, no? Tulad ngayon, yan ang hinihingi sa inyo ng universe, no? That is being asked of you this time to be patient, okay? And while we are being patient, importante din, no, Aquarius, na makinig tayo sa gabay ng universe inyo. So, it is extremely important for you to listen to your intuition. It is extremely important for you to listen to your gut, no? Listen to your gut feel. Dahil yun ang mahalaga, yun ang kailangan ninyo sa ngayon. Kasi habang naghihintay kayo, for sure there is divine guidance na binibigay sa inyo ang universe to give you direction, to give you gabay kung paano ninyo ina-navigate ngayon ang inyong mga sitwasyon. Okay? Take the helm, be in control of your own ship. Ayan, parang kayo ngayon na maging direktor ng sarili ninyong pelikula, no? Do not take charge, you know, take charge of your life, yung ganon. Do not allow any more other people to run your life. Don't allow other people to dictate you na kung ano yung decision na gagawin ninyo para sa sarili ninyo, something like that, you know. Be in control of your life. Now, be in control of your own ship, kumbaga. Kayo na magiging boss ng sarili ninyo, no? Aquarius, what else? We have flow. Let your worries drift away. No, just be in the flow with life. There is a surrender energy din dito, Aquarius, na hinihingi sa inyo. Okay? Surrender to the natural ebb and flow of life. Kasama yan ng patience. At wala kayong dapat na ipag-alala, no? Don't worry about anything. Lalong-lalo na yung mga bagay na out of control niyo naman, no? There are things that are beyond our control. At yan ang mga bagay na hindi natin na kailangan na ipag-alala pa. Dahil hindi naman natin kontrolado yan. Diba? Let's think about or let's focus on the things that we can control. Dahil yan, we have the power, no, to do something about it. We have the power to change things, no, para sa ikakabuti ng mga yan or para sa ikakaganda ng mga yan, we can do some adjustments on that, no? So, ganun ang ganap dito. Kaya, hayaan na natin, ano? Allow the universe or allow the destiny to unfold what needs to be unfolded. Okay? Huwag na nating ipag-alala pa ang mga bagay na hindi naman nating kontrolado. Okay? I-offer na lang natin yan sa Divine Universe, no? Let's just pray, let's lift all up, no? Lahat ng concerns natin, no? I-lift up natin yan sa Panginoon. Journey, yan. So, maaaring meron kayong travel, no? Ngayon, Aquarius, maybe you have travel plans na posibleng isa sa katuparan nyo na sa ngayon. Posibleng gagawin nyo na sa ngayon, ano? So, what else? For Aquarius, sorry. Okay, so what else? We have no limitations. You are a celestial being with unlimited potential. There is so much for you to share. Ayan, so dami-dami yun ng you have so much potential, no, in you, Aquarius, na kailangan ninyo na share, kailangan ninyo na bigyang puwang, no, sa buhay ninyo, yung ganon. Kaya, maybe this is your talents, but this is your talent, your skills, your gifts, no? Na parang tinatawag na kayo na i-share na ninyo yan, ilabas nyo na yan, at ipakita nyo na, no, sa mundo. So, what else? Choice.
By staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. So, kung saan kayo patungo dito, depende sa inyo yun. No? Kayo ang magde-desisyon. Because maybe the path, no, where you need to be is being illuminated for you. No? But nasa sa inyo yun kung susundin ninyo or hindi. Diba? The choice is yours. Parang ganon. Parang ino-offer na, binibigyan na kayo ng gabay ng universe on how you're going to navigate your situation, where you need to go, no? Maaring pinapakita na sa inyo ang tamang daan kung saan kayo dapat pumunta. But it's all up to you, no? It's all up to you to decide kung saan kayo pupunta. Reflection, you may need to do some kind of reflection sa ngayon. Maaring naguguluhan ng iba sa inyo, maaaring you can't make a decision, you can't make a clear decision, posible din na meron mga bagay na kailangan kayong pagnilay-nilayan, kailangan ninyo na pagmuni-munihan, no, something like that. Maaaring yung decision na yan, yung choices, no, na pinagpipilian ninyo. Magnificence, you are amazing, magnificent and unique, but most importantly, you are enough. Okay? Aquarius, wag na wag ninyong pagdududahan ang inyong sarili. Wag na wag ninyong pagdududahan ang inyong mga talento, mga skills ninyo, mga kakayanan ninyo. Okay? You are not lesser of a person, no? Tapos, maaaring ang iba sa inyo, kinukumpara ninyo ang inyong sarili sa iba. Okay? Always remember that we are all created equal, no? Aquarius, lahat tayo binigyan ng skills, ng talents, ng gifts. Alright? Lahat tayo, no? Merong divine plan ang Panginoon para sa atin. Lahat tayo, we all deserve the abundance of the universe. We all deserve the goodness of God. We all deserve all the prosperity, the blessings, no, na manggagaling sa universe, sa Panginoon. Okay? Kaya wag ninyong isipin na you are lesser of a person. Wag ninyong isipin na hindi kayo magaling, kaya hindi kayo magtatagumpay. Wag ninyong isipin yon, because science, sinasabi nga dito sa inyo na you are amazing, no, just like others. You are magnificent and unique just like others. Most importantly, you are enough. Okay? You are enough. Yan ang lagi ninyong iisipin, no? Kaya wag ninyong isipin na kulang kayo, na hindi kayo magaling, na hindi kayo kasing galing ni ganito, ni ganyan. No. Dahil meron tayong kanya-kanyang galing, meron tayong kanya-kanyang talento, gifts na binigay sa atin, no? Iba-ibang linya tayo, iba-ibang linya. Kasi kung pare-parehas tayo magaling sa isang bagay, no, at wala nang ibang tao na walang ibang nilalang na magaling din sa ibang bagay, dito lang sa isang bagay lang, paano na ang mundo, 'di ba? Balanse ang lahat. God created everything sa mundo na bawat isa ay may purpose, bawat isa ay may kanya-kanyang talento na iba sa iba. We are all unique. Diba? We are all unique. Para nang sa gayon, lahat tayo magtutulungan, lahat tayo ilalabas natin ang kanya-kanya nating galing, kanya-kanya nating skills, kanya-kanya nating gifts para mapabuti ang buhay ng bawat isa. Hindi ba? Kaya isipin niyo, you're good enough. If other people succeed sa ibang larangan, meron din kayong bagay na pagtatagumpayan din ninyo. No? Hindi lang tayo pare-parehas ng timeline, no? Hindi tayo pare-parehas ng oras, hindi tayo pare-parehas ng divine timing. Okay? Yun dun lang tayo nagkakaiba talaga, 'di ba? Yun, iba-ibang path ang pinagdadaanan natin, iba-ibang challenges ang pinagdadaanan natin. Okay? So good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.